What's up mga kababayan, Jessinator TV here. Welcome to sa ating video. At for today's video ay pupunta tayo sa Saudi Arabia or sa Saudi SK. Ayan, daladala ko yung maleta ko. Goodbye Canada. Kunwari, kasi sa mga vlog yung nakikita natin na minivideo na yung sarili nila. Tapos babalikan din pala yung cellphone dahil naiwan. Ayan ha, so pupunta tayo ngayon sa Saudi Saskatchewan. At bago yan, syempre, dadaan tayo ng Regina at sa kain tayo sa favorite nating kainan, yung New Toy Tree, malapit sa Value Village. Yung may kinain natin dyan yung spaghetti na may sabaw, kakaiba yung lasa niya, napakasarap. Number 38 sa menu yan, or number 24, napakasarap niyan. Video-video sa sarili bago makarating doon at tatagpuin natin, syempre, ang isa sa pinakamalupit na tattoo artist dito sa Saskatchewan, Canada. Christopher Tan at sa kanyang misis na si Ann Baflor Tan. Yan, pupunta tayo doon para semi-apprentice para turuan niya tayo ng mga techniques ng pagtatato dahil gusto nating matutong magtato and willing naman siyang turuan tayo na sinishare niya yung mga kaalaman niya sa pagtatato. Kaya talagang dali-dali akong pumunta sa Saudi Saskatchewan dahil meron siyang event doon na tapa sa pagtatato. So pagdating ko ay marami siyang nakapilang mga customers and syempre pinayagan niya tayong nila tayong mag-video diyan para makakuha tayo ng mga technique and yan. Sinishare niya sa atin yung mga kaalaman niya sa pagtatato. And hindi siya madamot sa mga kaalaman niya. And napakabait na tao. And napaka-humble. And sa misis niya din napaka-supportive sa asawa niya. Nagkakasundo sila sa talagang anong gusto nila. Which is maganda. Sinusuportahan nila yung bawat isa. Kasi sino pa naman ang magsusuportahan, di ba? Kayo-kayo lang. So ayan. So yun nga pala, gumamit tayo ang na-order nating machine is yung coil machine pa, yung old school na machine. So meron siyang mga points doon na pang ano daw yun, pang malakihang design lang daw yun, reference yun. Kaya medyo meron siyang extrang pen machine, yung wireless na rechargeable. Pinahiram niya sa atin tapos inanuhan niya tayo ng maraming needles para kung sakali pag mag-practice. Meron naman tayong mga gamit na mga fake skin saka mga stencil paper sa bahay. So pwede na tayong pag-practice saka mga inks. Ayun, binigyan na tayo ng mga pointers sa mga needles, mga sizes. And yan, sana balang araw mapag-practice ko rin yung kapatid ko para matuturo tayo. Kasi pag fake skin lang, medyo mahihirapan tayo kasi kaya ako binabalot po sa iba kasi yung fake skin, iba-iba kasi yung balat ng tao eh. Pag bata, malambot, pag medyo middle age. Ibang nanay yun, di ba payagan? Medyo makunat-kunat na, tsaka pag matanda na talaga, yun, makunat na talaga. Kaya sabi niya, kailangan talagang tansyahin mo yung balat ng tao. Kung nakita mong pumasok na yung needle, tsaka mo hagurin, tsaka binigyan niya tayo ng mga point na tumatak talaga sa utak natin na wag mong madaliin kung ano, kung ang tawag nito, kung hindi mo pa kaya, wag mo munang pilitin kasi protektahan din natin yung skin ng mga coach, mga client natin na talagang ano, na you know, mga tattoo enthusiasts, di ba? So ayan, video-video lang tayo hanggang sa ano, tinuturuan niya tayo diyan. Tapos so ngayon, pati yung sa ano niya, sa 5, sa tapos dahil sobrang dami niya ng client, nagbabalikan yung mga client niya dahil pulido siya gumawa. So hindi niya na kaya yung guguhit-guhit pa ng stencil, yung design. So ang ginawa niya is meron siyang isang printer na ginamit, yung Epson, na mapakadali lang, tapos parang ginagamitan niya ng iPad, doon niya piniprint, diretso transfer agad yung design doon sa stencil paper.
ano siya, tapal napakadali, pang maramihang, pang ano talaga siya, pang mabilisan, pang bultungan. So, medyo may kamahalan, kaya hindi pa natin afford yan. Eh ngayon, pinahiram muna sa, niya sa atin yung, ano, yung tattoo machine niya na wireless. So, ang gagawin na lang natin is order na lang tayo ng extrang battery kasi baka mamaya sa kalagitnaan ng session is malobat or magka-problema. At least may battery tayong extra. Yun. Tapos, yan. Kagaya rin dati na nagsisimula pa lang si Chris, talagang makakitaan mo na ng galing yan. Kasi dati, dun ako nagpapatato sa kanya. Nakadalawang design ako sa kanya. Yung compass tsaka yung hindi, yung orasan tsaka yung ano yung relo, yung compass. Tapos merong isa naman yung machine, para siyang Terminator. So medyo yan. Ayan guys, sana marami kayong natutunan sa video. And maraming salamat, thank you. Pag gusto nyo magpatato, kontakin nyo lang si Christopher Tan sa Facebook or Chris Tan. Dalawa yung account nila. Pakilike na lang yung page nila sa Facebook, Fortune Inc. Dyan sa Facebook. So, like nyo lang. Tapos pag gusto nyo magpatato, pa-schedule lang kayo. Sobrang busy ng taong to. Clients na nagbabalikan, tsaka may sarili sa lang shop sa Humboldt. Kaya pag ano, pag pa-schedule na kayo, and kailangan week before para magawa ng paraan, tsaka pag nagpa-schedule kayo, kailangan sigurado na kayo sa design na kukunin nyo, dahil iniisip ko rin yung may huwag nyo nang baguhin pagdating nyo sa venue, kasi gabi pa lang pinag-aralan na nila yung design nyo, lalo na lalo ko laking design para hindi na mahirapan, diretso sa alam na kayo kasi marami naghihintay na mga customer. So, yan. Yun lang naman guys, pointers lang na mga binigay niya sa atin, yung ano, yung tantsahin yung balat ng client, tapos kailangan nakasanitize lahat ng gamit pag may bagong client, tapos kailangan nakapirma yung mga customer sa ano, sa agreement, na para ano, hindi ka magka-problema kung sakali man. Tapos yun, mga price ng tattoo, ganito ganyan. Tsaka ano, talaga napakabait nilang mag-asawa, kaya talagang binabalik-balikan sila, napaka-accommodating, and wala akong ibang masabi talaga. Tapos mga gamit niya pa pinahiram niya sa akin, kaya let's do this. And guys, subscribe na kayo sa Facebook niya, like and share this video, and bye bye you. Quadron. Ah, ito. Dalarama lang yan. Dalarama lang yan, magnetis. Ito? Oh, itong cabinet. Ano yan? Courtesy of Marketplace. Practical ba? Practical pa. Dynamic triple back. Yan ang link ng pang-lining, saka pang-solid na ano. Ito pang mix-mix lang to. Pag mag-re-rewash ka. Kasi ngayon ang buhing si para social-social. Ang dami. Putik. Ano to? Yan yung Vaseline na special. Para yung pang Vaseline na parang malagay kasi Vaseline. So, yan yung advance niya. May amoy, hindi siya sticky. Hindi nagbabara. Yan yung pinapahid bago ka maglagay ng ano. Pagkayari kung ilagay yung stencil. Oo, oh, pagkayari yung stencil. Ito yung stencil solution. Pampadikit ng stencil. Ito naman yung mahilap-hilap na brand sa Canada. Pero marami nyo sa Pinas. Iba yung pang solution. Tapos bibigyan kita ng wrap. Kailangan mo ng yung bandage. Ayun, tinatanong ko pala yan. Anong tawag dyan? Second skin. Second skin? Oo. Tattoo bandage. Pwede bang yung ano, pudrap? Pudrap na lang? Clean wrap? Pwede yan. Kasi matrabaho din yun. Gitikuti mo pa. Oo nga.